Good day mga boss. What's up sa inyo? So ngayon, probably nakita nyo na yung ano thumbnail natin. So wag na tayong magpatagal, no. Sisimulan na natin. Papakita ko na to. Yan. Siyempre, magre-repaint ulit tayo mga boss. Diyan tayo magaling eh. So i-repaint natin yung crankcase ko. Ito yung mga gagamitin natin na ano, pintura. Iisa-isain ko na mga boss na ipapakita para may idea kayo kung gusto nyong gayahin. Para alam nyo yung codes ng mga pintura na gagamitin natin, no. So siyempre, una, ito mga boss. Ayan. Wait lang, baliktarin ko na lang yung camera. So ito yung una mga boss. UCH210 Surfacer. Ayan. 2K sana ang gagamitin kong surfacer natin, pero okay lang to. Siya din naman mga boss, no. Bale siguro dalawa or tatlong patong ang gagawin natin ito sa primer natin or surfacer. Ang susunod naman mga boss, ito high temp na kulay silver. Ito yung code nya, H1. Hindi ko alam kung nakikita nyo, basta yan H1, no. Yan. At ang susunod naman mga boss, yung main na kulay natin is ito. Ang kulay niya is ano, yung pangalan magnesium. Ito yung kulay. Medyo hindi siya kita, pero makikita niyo na lang mamaya siguro pag pinaint na natin, no. At ang last naman mga boss is ito. 128 na clear. Ito siya. So, nabili ko tong apat na piraso na to ng 1,100 pesos. So, yun. Medyo magkalapit lang naman pag nagpa-repaint kayo kasi 1,500 lang yung pa-repaint. Pero tayo, syempre, para for the views, eh, tayo na lang mag-DIY, no? So, simulan na natin mga boss. I-drain muna natin yung langis nito kasi, syempre, maalisin natin yung crankcase, di ba? So, yun nga, no. Nasabi ko na yung mga pintura na gagamitin natin. Ito. Ayan. So, panoorin nyo to ng mabuti mga boss para wala nang madaming tanong. De, joke lang. Ayan. Abangan nyo din mga boss. Magpapalit tayo ng JRP na gas tank. Ayan. Tapos, susunod na lang din siguro yung tipos. Huwag muna ngayon. Pero, mauuna yung gas tank mga boss. But anyway, simulan na natin dito sa pag-drain ng langis. So yan mga boss, na palungan na natin yun. Medyo sira na din. Tignan nyo yung center stand natin kasasayad. At eto nga pala yung crankcase ko mga boss, no. Pansin nyo naman, dami ng gas-gas. Ayan. Ayan. May mga sticker pa dati dito. Ayan, dami ng tama. Tsaka sa kabila, may nabakbak na. Ito pa, gas-gas din to. Yan mga boss, ayan lang natin mag-drain yung langis. So yan yung sinasabi ko mga boss, no. Madumi yung crankcase natin. Tsaka yun, may bakbak na din doon. Kaya ipe-paint remover natin yan mamaya. Ayan na mga boss, nakikita nyo naman na drain na natin yung langis, no. Ito siya. Ayan. Tabi na muna natin para hindi sagaban. Ngayon, aalisin na din natin tong kickstarter. Tsaka tong clutch arm. Ito. Alisin na natin ito mga boss. Pero ano, maglalagay na din ako dito ng pamunas para kung sakaling may tumulo pang langis, hindi madumihan yung ano, semento, no. So alisin na muna natin ito mga boss. Mga boss, naalis na yung kickstarter para dumating na si MJ. Ito, siya nagtanggal din nito. Ito, alisin na natin to, size 10 siya. Baliktad pala. Mali. Siya ba?
Nalis na yung ano mga boss, yung clutch arm natin. So yun mga boss, naalis na yung mga nakakaharang. So ito, alisin na natin itong mga to. Yan, nasa baba. Tumulo yung langis, medyo madami pang laman. Mati. Pero ayan, naalis na yung crankcase. Ito na siya. Malinis naman sa loob niya, no? Naku, kalat na naman. Mati, pagunta natin ni Lola. Gago! So ayan mga boss, naalis na natin, no? So dito naman sa kabila mga boss, pero mag-timelapse na lang ako kasi hindi naman tutorial to kung paano mag-alis ng crank cover, no. Yan na mga boss, naalis na. So ito, paint remover na lang namin, tsaka ito, alisin pa namin to. Pero hindi ko nabibidyo yan mga boss, madali lang naman para hindi masyado mahaba yung video natin. So yan mga boss, na ano, linilinisan lang namin. Yan, ito yung gas na panilinis namin, no. So ito mga boss, yung binili namin kanina. Pero ano ba to? Pero itong ano, skill brush na to, hindi namin to binili mga boss. Binili lang namin is tong liha na 600, itong langis, tsaka itong ano, paint remover na gagamitin natin. Ayan mga boss, naglalagay na kami ng ano, paint remover ngayon. Pero ang tagal umepekto ng paint remover, ito okay na naman. Ganda magsayang ng kwan. Orange juice yan mga boss. Honey? Oh. Medyo hardcore kasi. Pero balikan ko kayo mga boss pag naalis na namin yung pintura na ito. So eto mga boss, itatry kong pinturahan to kahit ano, hindi ko na naalis yung mga pintura kasi okay pa naman. Etong mga to, yung liniha ko lang yan kaya pumuti. So try natin pinturahan to mga boss. Unahin na natin tong eto, surfacer. Ayan, UCH210. So eto mga boss, haluin natin, ay i-shake natin ng maayos para mas maganda yung pagbuga natin ng pintura niya. So yan mga boss, hintayin lang ulit natin mga 15 minutes tsaka natin ulitin ng ganito. 1 hour later. Mahirap alisin yung stock na pintura niya mga boss, ano? Kaya hindi masyado naalis yung iba. Lilihain na lang namin to para at least maganda naman, no. Yan. Yan siya. Tsaka eto mga boss, inuna ko na din tong top cover niya. Yan, maganda naman yung pagkakabuga natin. Ayan o. So, na-primer ko na to. Pinapatuyo ko lang, tsaka isa-second coat ko na mga boss. Baka bukas na yung iba kasi, yan. Uulan yata dito, nakikita nyo naman ang dilim ng kalangitan, no. Kasi yung dilim ng mundo ko pag wala ka. What? Ayan mga boss, natuyo na tong na-surfacean natin. Lagyan naman natin ngayon ng high temp na silver. So, kukunin ko lang mga boss, no.
Ito mga boss yung ano, high temp na silver. Itong base coat natin para magtagal yung pintura natin, no. So buksan ko lang to. Yan siya mga boss, napansin nyo naman nag-ibagad yung kulay nyo, no? So dahan-dahan lang tayo sa pagpintura mga boss, huwag natin masyado mabilisan para maganda yung quality. Yan mga boss. So ang interval nga pala natin sa pag-repaint is nasa 5 minutes lang kasi quick dry naman tong ano, tong samurai paint mga boss. Ito siya. Ina-next na natin tong mga tong kulay na to mga boss. Ayan. So ito na mga boss yung magnesium na kulay. Pasensya na kayo sa kamay ko, madumi lang. So shake natin bago natin ibuga para mas maganda. So idadry lang natin mga boss, mga 5 minutes ulit. Tapos buga ulit tayo na itong ano, magnesium. Tsaka tayo magta-top coat mamaya mga boss. So ayan siya mga boss sa may araw, no. Lalagyan pa natin ng top coat yan. Medyo may orange peel lang siya. Pero ano, papakinisin natin yan pagkatapos mga boss, pag natuyo na. Ayan siya. So maghintay muna tayo mga boss. Ayan mga boss, pinagilid na namin muna yung motor. Tutuloy na lang siguro namin bukas. Ayan. Magta-top coat na tayo mga boss. Ito yung gamit kong top coat. Ito yung code niya. 1128. Ayan siya. Di ako gumamit ng 1K kasi advice ng seller is pumuputi siya pag na ano, natuluan ng gas. Pero pag ano, pag sa kaha, okay naman daw siya mga boss. So yan mga boss, natapputan ko na. Yan siya. Pero hindi nyo ma-appreciate dito kasi madilim na mga boss, no. Pero bukas ipapakita ko ulit yan. Yan siya. So yan mga boss, kinabukasan na. Magpe-paint remover uli ako. Kasi eto, hindi masyado naalis. So pe-paint remover ko. So eto mga boss, uunahin na naming ikabit tong ano, top cover niya or yung sa head niya. So eto na yung kinalabasan nung pininturahan natin. Wait lang, lalagyan lang namin ng tornilyo dito para may pakita ko sa inyo. So eto siya mga boss, di ko alam kung nakikita nyo yung kulay niya. Pero ayan siya. Unahin na naming ilagay ito kasi yung ibang ano, yung ibang crankcase hindi pa namin napinturahan kasi nahirap alisin yung mga stock na pintura. Hindi ko lang kung bakit binabad na namin yung paint remover pero wala pa rin. Pero eto nga, ilalagay na din namin tong ano, tong top cover nya dyan para
hindi na madaming gagawin sa susunod, no. Pero ito siya. Di ko alam kasi kung nakikita yung kulay, pero ayan. Yan siya, mga boss. Ayan, mga boss, na ilagay na namin sa bandang taas. Ito na siya. Inigpitan na lang namin itong mga tornilyo. Pero dito sa baba, hindi pa natapos. Susunod na lang namin mamaya, mga boss. Or bukas. O baka bukas ulit. Kasi hindi naman matutuyo yun agad eh. Ito kasi tinapos ko na to kahapon, mga boss. Pero yung sa isa, yung mga iba, tagalan kami sa pag ano, alis ng pintura. So, ito, mga boss, linalagyan lang namin ng tape yung mga ano, dapat lagyan ng tape gaya ng mga to. Ayan. Makita kayo, isang patong lang ba eh. Yan, mga boss, ito nalagyan ko na. Hindi kasi namin malis yung duo cup na ito, kaya yan, linagyan ko siya ng tape. Kasi na loose thread na yata yung ano nito. Yung lagayan ng bolt dito. Baka nalag. So, yun, mga boss, na. Dito hindi ko na to tatakpan. Yan. So, pupunasan ko pa to ng maayos para maganda yung pagka-paint natin. So, eto na nga, mga boss, natapos na namin tong lihain. So, unahin ko na to ulit tong primer or surfacer natin, UCH210. So, yun, simulan na natin, mga boss. So, eto, mga boss, na primer ko na to, natapos na. Pero papatayuin natin, tsaka natin i-second coating, mga boss, ng primer din. Yan, mga boss, isusunod ko na din tong right side ng crankcase natin. So, simulan na natin dito sa surfacer ulit, mga boss. Yan na, mga boss, papatuyuin ko na lang din ulit to. Tsaka natin i-second coating, mga boss, no. I-second coating na natin tong left side ng crankcase natin, mga boss. May itong primer pa din. So, eto na, mga boss, natapos ko na yung sa kabila. I-second coat na din natin tong right side ng crank natin. Ito pa din, surfacer. So, papatuyuin na natin itong mga na-primer natin or surfacer natin, mga boss. Ito yung isa. Yan. Tsaka natin isunod yung high temp na silver natin, mga boss. Yung pang base coat natin. Ito, mga boss, natuyo na yung pininturahan natin kanina ng surfacer. So, ito naman tayo sa high temp na kulay silver. Yan, high temp silver nakalagay dyan. Bale, magtutuko coatings din tayo dito, mga boss. Yan na siya, mga boss. Na silveran ko na siya. So, papatayuin ko ulit to. Another 5 minutes. So, simulan ko na ulit pinturaan yung isa, mga boss, para sakto pag natapos natin yun, eto ulit. So, etong isa naman ang high temp natin, mga boss. So, yan, natapos ko na, mga boss. Tapos na tayo sa high temp na silver. Ayan na, mga boss, eto na, ilalagay na natin tong main color natin. Yung magnesium. Yun yung code nya. Screenshot nyo na lang or i-post nyo yung video para makita nyo. So, eto na, mga boss, yung kulay niya. Medyo may mga orange peel siya kasi hindi pa natuyo. So, magsa-second coating din tayo mamaya nito, mga boss.
Ito mga boss, lalagyan na din natin siya ng magnesium para ano, dire-diretso na tayo mga boss at matapos na natin itong ginagawa natin. Ayan, nagpapatuyo muna tayo mga boss. Hintayin ulit natin, tsaka natin ituloy mamaya-maya. Magsa-second coat na po tayo mga boss na itong magnesium natin. Bawat kulay ng spray paint, tagda-dalawang layer ang ginawa natin. Ngayon mga boss, dito naman tayo sa right side ng crankcase ulit, second coating ng magnesium. Yan na mga boss, natapos na natin sa magnesium, so papatuyuin ulit natin to, tsaka natin i-top coat. Yun na yung last mga boss na gagawin natin. So last process na tayo mga boss, magta-top coat na tayo. Gamit ko tong 1128 na clear. Ayan. Itatop coat na din natin tong right side mga boss kasi katatapos ko lang sa left side. So simulan na natin. Tigda dalawang coating ulit nito. So yun na yung last na step natin mga boss. So papatuyuin ko lang ulit to mga boss. Tsaka natin lagyan ng isa pang coat na itong clear. Tsaka tayo tapos. Ito na mga boss, final na. Last coating na tayo ng clear. Ayan. So tapusin na natin ito mga boss para mapatuyo ko siya magdamag. Tsaka natin ikabit kinabukasan. So yun, what's up sa inyo mga boss. Ito na, final day na nung pag-repaint natin. Last part na ng vlog natin is yung pagkakabit. So ipapakita ko sa inyo mga boss yung ginawa natin ng dalawang araw. So eto na mga boss yung crankcase natin. Yan, medyo maalikabok lang kasi ano, pinag-stay ko to sa ano, loob ng isang gabi. Maalikabok. Kaya ayan, medyo may mga dumi-dumi lang. Pero overall quality maganda naman. Yan. Alisin pa natin tong mga tape na to. Ayan. As eto, tapos na din to mga boss. So, mamaya-maya mga boss, ilalagay namin. Hinihintay ko pa yung kasama ko. So, hintay na lang mga boss. So, yan mga boss, no? Meron na si MJ. Dinalagay niya yung yung oil bypass natin kasi pininturahan din namin yun. Ayan. Tsaka magpapalit na din ako ng gasket mga boss. Kasi napunit yung gasket niyang dati. Buti na lang naitabi ko pa tong ano, tong kasama nung Phyto na clutch lining ko dati kasi naka Phyto clutch lining ako, no. Ito siya. So yan mga boss, ito timelapse na lang natin yung pagkabit. So yan mga boss, naikabit na natin. Yan, goods na siya. Yan na mga boss, nailagay na din natin yung gasket doon. So ilalagay na natin to.
Yan na mga boss, nailagay na yung mga bolts niya. Ngayon magche-change oil naman tayo. So, ito ang gamit kong langis mga boss. Zeek M9 fully synthetic. So, eto mga boss, nakabili din tayo ng bagong Kickstarter natin na white gold. Shoutout kay boss Kelvin Motorcycle Parts. Ito yung sticker niya ako din gumawa. Huwag masyado maigpit kasi baka maputol yung bolt. Sakto lang. So, yan na mga boss, goods na tayo. Yan na yung bagong repaint natin na crankcase. So, hindi masyado makita yung kulay kasi madilim. Yan. Try natin mamaya ilabas tong si Hotdog. Hindi ko pa muna linagay yung kaha natin sa likod kasi next video natin, alam nyo na. So, ayan po mga boss, andito tayo ngayon kila Boss Yesman. Yun yung project nila ni Sir Mark. So, ito ipapakita ko na yung ginamit na, ay yung pininturahan natin mga boss. Yan siya. Sa mga magtatanong dyan kung mababakbak ba to, hindi po mga boss kasi high temp yung gamit nating Samurai, no? Yan. Proven and tested na din naman ang Samurai, kaya walang pangamba yun. So, yan lang mga boss, no? Sana nagustuhan nyo tong video natin na to. Yan, hindi ko palinagyan ng takip sa likod. Kasi alam nyo na. Pero yan muna mga boss yung video natin para sa araw na to. Yun, kung nagustuhan nyo, don't forget to like, comment, share, and... Subscribe! Yan.